Bawat gabi ay nagpapatibay po tayo ng ating pananampalataya. Bawat gabi ay inugali na natin na pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Isang magandang bagay po yan. Ang ating pong talata ay makikita sa 1 Kings chapter 6 verses 11 to 13. At ganito po ang ating mababasa sa Bible. The word of the Lord came to Solomon. Sabi niya, as for this temple you are building, if you follow my decrees, if you observe my laws, and keep all my commands, and obey them, I will fulfill through you the promise I gave to father, to David your father. And I will live among the Israelites, and I will not abandon my people Israel. Sa binasa po natin ito, mga kapatiran, parang dalawang bagay po ang ating mapapansin agad-agad. Parang makikita natin sa verses, sa verse 11 to 12, ang mga kondisyon ng kataas-taasang Diyos. At makikita din naman natin ang pagpapala ng kataas-taasang Diyos kapag ang mga kondisyon na ito ay naisagawa natin. Nawa ngayong gabi ay maging parang turning point ng buhay natin ang talatang ito. Maigsi lang ito, pero namnamin natin ang masustansyang pagkain ito na ibinibigay sa atin ng Diyos, Ama. Ngayong gabi ay itanong muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng surrendered life? Nabuo ko ho ang salitang surrendered life dun po sa talatang 12. Sa talatang 12 or 12 or verse 12 ay nakita ko po dito ang kahulugan ng isang buhay na tinatawag na surrendered, yung talagang isinuko na. At ang nakita ko dito ay yung condition, yung conditional clause na if, kung. Pansinin niyo po yung kung. Susundin natin ang kanyang mga utos, kung oobserbahan natin ang kanyang mga batas, at kung mananatili sa atin ang kanyang mga salita, at ito'y ating susundin, sabi niya, I will fulfill. So itong apat na ito, mga kapatiran, ay palagay ko ay dapat nating i-magnify ngayong gabi. Sapagkat tingin ko ito ang kondisyon ng kataas-taasang Diyos, yung gumawa ng langit at lupa, yung gumawa ng universe, yung gumawa ng solar system, yung gumawa ng mga galaxies and millions, billions, and trillions of stars na napakapalad natin na ngayong gabi ay nilalatag niya sa atin ang kanyang mga kondisyones. At kapag ito ay ating kinarir at isinapuso at taimtim nating ipinamuhay, ay mararanasan natin ang tsunami of blessings ni Lord. Kung naniniwala tayo. Kaya nga imposible na kapag ginawa natin ito ay hindi magaganap ang kanyang blessings. Alam niyo, masyadong importante sa mata ng Diyos ang paniniwala. Hebrews chapter 11, without faith, it is impossible to please God. Kaya ngayong gabi, habang kayo po'y nandyan, nakikinig po kayo, tairalin niyo po ang paniniwala. Yan na lamang ang kaisa-isang meron tayo na ating magagamit sa panahon na ito ng dilubyo. Madami na pong pangyayari sa paligid natin na talagang nakakatakot. Diba yung nangyari lately sa Texas, 19 na mga
mga elementary students ang napatay po ng isang 18-year-old man or boy, young people pa ho yan. At dun po sa mga namatay, 19 students, meron pa hong dalawang teachers ang namatay. At talaga pong ano, nakakatakot ano po ang mga bata na inosente, ayon talagang papalapit na ng papalapit ang pagdating ng ating Panginoon. Ang dami-dami na pong signs at talagang hindi na po mapipigilan ang Armageddon at ang mundong ito ay punong-puno na ho ng mga actuations ng paglayo talaga sa Diyos. Grabe na po ang atheism sa paligid natin, yung mga salita na wala ng pananampalataya. Talagang ang promotion ngayon tungkol sa atheism ay napakataas. Ang mga tao ngayon ay talagang sugapa na ho sa materialism, materialistic na masyado. Masyado ng makasarili, okay, at talagang ang mga tao ngayon ay ubod na ng sinungaling. Napansin ko rin lang na marami na ngayong mga kababaihan, hindi naman lahat, na parang hindi na po sila ngayon nahihiya. Tingnan niyo po ngayon yung mga sumasayaw-sayaw. Hindi na, ang sa TikTok, ano po, makikita niyo po, marami talaga ang hindi na po nahihiya. Hindi naman lahat, dahil may mga positive na mga tao na gumagamit ng TikTok, kagaya ng mga preachers, pero hindi yun ang tinutukoy natin. Alam niyo ang ibig kong sabihin po, mga kapatiran. Kaya talagang dapat po talaga tayong magising at talagang lumapit kay Lord, kasi masyado na po maingay ang mga signs of the second coming. So, sa kaguluhan na ito, may chaos na nangyayari sa paligid natin. May mga banta ng mga wars, kagaya po dito sa West Philippine Sea, talaga namang nandyan pa rin ang banta ng digmaan. Parang napipinto ang Third World War. At yan po ay anytime eh, pwedeng mangyari kapag talagang nagkasubuan na. So, hindi po natin alam ang mga nangyayari sa likod ng mga nakikita natin ito, dahil baka may mga nag-uusap, syempre meron. At may mga talagang mga world war na nagaganap sa paligid. Kaya po talagang dapat tayong maging intentional sa ating mga buhay. Sa lahat ng ito na nangyayari, mga kapatiran, sa ating paligid, global ang mga pangyayari na ating tinitignan palagi. Sa kabila ng lahat ng ito, sana po ay huwag tayong lalayo sa God's will. Sana madatnan tayo ng Diyos, ginagawa natin ng kanyang kalooban. Especially po yung mga ginagawa ng isang tao na mayroong surrendered life. Ito yung the one who follows his decrees, the one who observes his laws, the one who keeps his commands, and the one who obeys them. Yan po ang katangian ng isang surrendered na buhay. At makikita nyo po, mga kapatid, na kapag ito'y naisagawa natin, ang mga blessings at ang mga garantisadong blessings ay darating sa bawat isa sa atin. At yun po ang gusto kong talakayin sa ating lahat. Ang tema ko po ngayong gabi, pinamagatan ko po na the guarantees of a surrendered life. Ano po yung mga garantiya? Kapag ikaw ay nag-surrender na talaga ng buhay mo, ano ang expectation mo? At ang sabi natin dito bilang challenge is start making sure investments. So tayo po ay mahilig mag-invest, di po ba? Sana po tayo po ay maging mga wise investors. Dati po, ang dami-dami mga investments dito sa atin.
I'm sure marami pa rin ngayon. Kagaya po dati, merong kapa, di po ba? Yung sa Mindanao, grabe po yung investment na yan. Yung kapag nagbigay ka ng 1,000, ay babalik sa iyo ay 30% ng 1,000. In one month, yung iyong 1,000 magiging 1,300. Yung iyong 10,000 ay magiging 13,000. Yung 100,000 mo ay, nako, madadagdagan po ng 30%. Kaya po naman, grabe ang kasikatan nun. Pero pagdating ng ilang panahon, wala na silang maibigay. Kaya yung dulo ay wala nang inabot. So alam kong tayong lahat ay napaka-interesado sa pag-i-invest. Pero ilan po sa atin ang masyadong taimtim ang paniniwala sa spiritual investment? At ngayong gabi ay bagamat ang turo na ito ay hindi po popular, pero kailangang ituro at nang maintindihan ng ating mga tupa at tayo po ay makasakay dun sa kalooban ng Diyos. Ano yung mga garantiya ng isang surrendered na buhay? Napakaganda po nito. Walang kasabit-sabit. Talagang garantisadong-garantisado. Sabi ko dyan, the guarantees. Okay po. Kaya ang punto ko, ang intindihin lang po natin, yung ang buhay natin ay talagang totally surrendered sa Panginoon. Laging nakasuko, laging nakataas ang kamay, laging naniniwala, masakit, mahirap, mabigat, laging naniniwala talagang sa Diyos. Pero yung surrendered life niya ay nandun sa itaas, yung sumusunod sa decree, inoobserba ng kanyang mga batas, kinikip ang kanyang mga commands, at sinusunod ito. Yun pong ibig sabihin ng surrendered life. At kapag tayo ay nagkaroon ng mastery, dito po sa tinatawag kong surrendered life, may mga garantiya. Number one, He will fulfill His promises to us. Yan po ay makikita sa verse 12. Sabi niya, if you follow my decrees, observe my laws, and keep all my commands and obey them, I will fulfill through you the promise I gave to David, your father. Remember, ito po'y salita ng Panginoon kay Solomon. At ina-apply po natin to sa modern times dahil naniniwala tayo na yung Diyos ni Solomon ay Diyos natin. Yung God of the planets ay God na kinikilala natin. Yan po ang pananampalataya. Yung nakipag-usap kay Solomon audibly ay Diyos na napasulat ang sinabi niyang yon sa Bible at naniniwala tayong extended yon sa atin. Kaya mga kapatiran, sabihin mo na sa akin ang pinakamabigat mong problema. Halimbawa, may sakit nanay mo, may problema ka sa pamilya, wala kang trabaho, may pandemic, ganito, ganyan. Tell me everything. Tell me how big your problems are. And I will tell you how big my God is. Kaya po, lakihan mo yung paniniwala mo sa Panginoon. Tulungan ka nawa ng Holy Spirit na maintindihan mo who God is. Who is this God that we're talking about? Ang sabi niya, sabi ko dito, ang unang-unang garantiya kapag ang buhay mo ay surrendered, ang matik na mangyayari, so tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Hindi po yan hindi yan sasablay. Hinding-hindi. Hindi po nature ng Panginoon yun. Tingnan natin ang ilang mga talata. Sobrang dami ng mga promises, pero pumili lang muna tayo ng tatlo. Una, sabi po dyan, Isaiah 41 verse 10, ang sabi po, do not fear, why? I am with you. Do not be dismayed, why? I am with you.
At ang sabi niya, I will strengthen you and help you and I will uphold you with my righteous right hand. So tell me your problems and I will tell you the biggest solution that my God can do in your life. Yan po. So mula kay Solomon, lumundag tayo kay Isaiah. Sabi niya, huwag kang matatakot. Alam niyo, sabi ng iba, yan daw salitang do not fear ay 365 times na inulit. Hindi ko po yan tiyak. But somebody said it. At kung yan ay totoo, ibig sabihin may araw-araw na sinasabi si Lord sa'yo sa akin, do not fear. Pero marami sa atin ang pini-perfect, takot. Pati butike, natatakot. Sa dilim, natatakot. Natutulog, natatakot. Tapos, pag nanood ng TV, yung paring horror, ay siya. Tulungan mo naman ang iyong sarili. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matatakot. Actually, it was not a request. It is a command. Pero sinabi niya, verbatim, bakit ka dapat hindi matatakot? Kasi nasa iyo ako eh. Tama naman. Kapag yung God of the universe, mga kapatiran, ay nasa iyo. Yung nagko-control ng ating solar system, mga kapatid. Alam nyo, nag-grabe talaga ang akin pong, I am so fascinated every time na tinitingnan ko po yung solar system. Every time na talagang nakikita ko yung solar system, I am totally fascinated. Kaya po talaga siguro ang ginagawa ng Diablo sa atin, talagang hindi niya na tayo hinahayaan na makatingin pa sa mga pictures ng solar system kasi lalaki ang paniniwala mo sa Diyos. Tinututok ng Diablo mata mo saan? Sa mga gawaing bahay, labada, pula, plancha, politika, BBM, ganyan po, ganto, ganyan. Doon ka na lang niya inuubos ang oras mo kasi nga diyan magkakaroon ka ng depression, mapapagod ka, manghihina ka. Kasi the moment na tumingin ka sa solar system, talagang naa-arouse ang iyong desire to believe in God. And to me, mga kapatid, that is one of my secrets. Lagi akong nakatingin sa solar system. Dahil talagang hinihikayat ako ng solar system to believe in the maker ng lahat-lahat ng ito. Tingnan nyo na lang yung ikot po ng ating Earth. Diba sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang Earth po natin ay nandun po sa yung iniikutan niya, tinatawag po itong habitable zone. Diyan lang po talaga siya umiikot sa habitable zone. Hindi siya pwedeng lumapit kasi masusunog. Masyadong mainit. Pag siya napunta doon sa mas lalampas sa kanyang habitable, magiging ano naman siya, yellow. Magye-yellow. Sobrang lamig naman. So diyan lang siya umiikot sa kanyang zone na yan, habitable. Pero bakit hindi siya lumalayo? Hindi siya talagang perfect ang kanyang rotation, ang kanyang axis, ang kanyang orbit, because God. So yan po yung sinasabi ko, mga kapatid. Talagang tayo ay talagang magpaka-seryoso sa kanya. Kasi seryoso siya. He will never fail you. His words are absolute pa. Kaya pag yung word of God na ang pinaniwalaan natin, masyado pong matindi po. Isaiah 41:10, sabi niya, do not fear, I am with you. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Tayo po ay makakaranas ng perfect peace. Hindi sinasabing imperfect. Okay, kailan mo mararanasan yung perfect peace? Kapag may ganito nga, may pandemic, may mga gera, may mga tagutom. Sabi ng Panginoon na you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. See,
Tingnan niyo po ang relasyon ng isip natin sa kapayapaan na pwede nating maranasan. Kaya yung isip natin, kung yan ay mind loaded ng word, yan ay positive, yan ay godly, yan ay Christ-like, yan ay mababa, yan ay hindi po atheist, yan po ay dependent. Sa alam nyo, sabi ng Diyos, ito po ay absolute. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Mga kapatiran, talagang napakahalaga na tayo po ay palaging may Diyos na pinaniniwalaan. Hindi sapat na may Diyos. Kailangan yung Diyos na yun, pinaniniwalaan mo. At pinaniniwalaan mo siya, especially sa panahon ng mga trials, temptations. Kasi mga kapatid, dun mo lang maipapakita na may Diyos. Kaya pag may trial, sabi mo, come on, trials. Kapag may mga pagsubok, come on, pagsubok. Kasi dun mo lang magagamit yung alam mo tungkol sa Diyos. Para bang yung isang drawing na ito-drawing mo daw yung kahulugan ng peace. Eh may nag-drawing talaga ng batis, ng falls, ng dagat, na sirin. Pero may isang nag-drawing ng isang puno na binabagyo, bagyo, lakas-lakas ng bagyo. Pero nandun yung maya sumisipol. Yun ang nanalo. Kaya alam nyo mga kapatiran, ang tingin ko, hindi na talaga tayo lulubayan ng mga trials, temptations, problems. Kasi dyan ka lalalim, dyan ka magpipray. Kailan ba tayo magpipray? Pag may mga trials. Kailan ba natin tayo nagiging dependent kapag may mga pagsubok sa buhay natin? Philippians 4.19, ang sabi niya, and my God will meet all your needs according to the riches. O isa ito sa mga pangako ni Lord. My God, yung pronoun na yun importante. Don't say the God of Daniel, the God of Isaiah, the God of Ezekiel. Tell yourself, He is my God. And my God shall supply all my needs. Hindi po yung wants, ha? Hindi yung kapritso. Ang binibigay ni Lord sa atin, yung needs natin. Yun po ang pangako. Hindi niya sinabing, I will give you all your wants. Yung kanyang promise ay needs. According to the riches, my goodness. Kapag ang ibibigay niya sa atin ay lahat ng kailangan natin, ito'y ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na naki Kristo Jesus, so name it. Kaya pag may mga needs tayo sa ministry, may needs tayo sa isang advocacy natin, program natin, God will supply. Paniwalaan po natin yun. Pangalawa mga kapatid, He will live among us. Ito po yung pangalawang garantiya ng isang surrendered na buhay. Una, He will fulfill His promises to you. Pangalawa, He will live among us. Yan ay makikita natin sa verse 13. Sabi niya, I will live among the Israelites. Yan ang salita ni Lord God kay Solomon. Sabi niya, if you follow my decrees, if you observe my laws and keep all my commands and obey them, I will live among the Israelites. Bagamat ang sinasabi ni Lord dito ay mga blessings niya sa mga tao, sa mga Israelites, dahil sa gagawing commitment ni Solomon, I believe ganyan din ang principle ni Lord sa atin. Na kapag ikaw ay follower ng kanyang decrees, ikaw ay observer ng kanyang mga laws, ikaw ay keeper ng kanyang mga commands, at ikaw ay isang obeyer ng kanyang mga word, to be honest with you, God will live among you. God will live among us. Nakatira siya sa atin. Mga kapatiran, I am totally fascinated sa mga salitang yan na siya'y nakatira sa atin. Kasi mga kapatid, isipin nyo lang ha mga kapatiran. Kapag tumingin po kayo sa kalawakan at gumagamit na po at makikita nyo po yung mga picture ng kalawakan na sobrang ganda, may purple na kulay, orange, green, violet, may mga gas,
may mga meteors, may comets. Kapag nakikita mo yan, mga kapatiran, sasabihin natin, the one who created itong mga creation na to ay ang Diyos. Tapos yung creator niya nakatira sa gitna natin. I am fascinated with that truth. Kaya pag ako'y iniisip ko yan, wala na akong problema talaga sa totoo lang. Wala na akong maisip na sobrang lalaki pa dun sa aking overwhelming God na yon. Mga kapatiran, alam nyo, ang dami-dami ngayong pag-aaral sa solar system. Talagang milyon-bilyon ang mga binibigay ng Amerika, ini-invest na pera sa NASA para lang talagang mapag-aralan po. Sobra ngayon, hindi kagaya dati sa panahon nila Galileo na ang investment hindi ganun kalaki. Ngayon, dati kasi telescope lang ang ginagamit ni Galilee. Ngayon iba na, mga aircraft na talaga na pinapadala dun sa Saturn, pinapadala sa Venus, na umaabot ng 7 taon na biyahe bago makarating sa Venus. Dahil hindi naman speed of light ang ginagamit. Isang spacecraft lang yan, mga kapatid. Ang punto ko lang, the one who created this tremendous creation is the one who live among you, among us. Think about that, guys. Isipin nyo lang yan. Kung ikaw ay merong girl na gustong-gusto. Di ba gusto mong nandyan siya, nakikita mo siya, pastingin-tingin ka, may mga palipadhangin ka, talagang ikaw ay masyadong excited. Pero guys, we're talking about the one, the creator God. Mga kapatid, He will live among us. Kaya nga sa church, kapag alam mong, alimbawa, nagsasama-sama tayo sa Lakeview, nandun siya sa ating kalagitnaan. Marami sa atin, mga kapatid, ang talagang immature pa rin. Para bang pagpunta doon, parang tao lang ang pinupuntahan. Yung mga isip iniisip natin sa loob, yung mga kasi dapat pag alam mong nandun siya, you stand in awe. I almost cannot explain this, mga kapatid, yung majesty of God. Pero bakit may mga dumarating, huli na, may mga uuwi, maaga, yung parang laging sinisilihan ng puwet? Bakit kaya ganun, mga kapatiran? Hindi kaya pakitang tao lang tayo? God is a consuming God, is a consuming fire. Alam niyo, mga kapatid, masyado akong fascinated talaga yung God lives among us. Lalo na yung sinasabi sa Bible that God lives within me. God lives inside this body. Masyado akong fascinated po dyan. Sobrang napapapikit po ako dun sa truth na yan. To me, that is grand. Very powerful truth that will change you. Kaya pag pinagkoconnect mo yung creation, yung doctrine of creation, tapos you as a mere human being, tapos andyan siya sa'yo, ay, sasabog ang isip mo. Look at Zephaniah chapter 3 verse 17. Ang sabi niya, the Lord your God is with you. The Lord your God is with you. The mighty warrior who saves you. He will take great delight in you, but will rejoice over you with singing. Isa-isahin nga natin yun. The Lord, your God is with you. Who is that Lord? The God, Creator God is with you. Who is He? The mighty warrior. Sundalo pala to. Mandirigma pala ito na magliligtas sa iyo. Anong problema mo? Kapatid,
bakit masyado kang pinoproblematize ang mga bagay-bagay? Is God stupid? He can save you. Mga kapatiran, palagi ko, we need to really go back to this doctrine of who God is. Para yung ating taranta ay mawala sa atin. Sabi niya nga ito, He will take great delight in you. Natutuwa siya sa atin. E kailan yun? Kapag tayo ay nagre-rejoice sa Kanya, kapag tayo ay kumakanta sa Kanya because of our faith. Mga kapatiran, tinatawag tayo ng ating Panginoon ngayon. Ano pa sabi ng John 1:14, ang sabi po doon, mga kapatid? The Word, Jesus Christ yan, Logos po yan, became flesh and blood, the became flesh and made His dwelling among us, and we have seen His glory, the glory of the one who and the one and only Son who came from the Father. Sino yan? Yung Logos, nagkatawang tao. Yung word na Logos na yan, na nagkatawang tao na yan, it means na talagang siya ay nakipamuhay na kasama ng mga tao nung panahon na yon sa New Testament. And to me, that is, to me, tremendous, mga kapatid. Siguro kung ako lang yung nabuhay nung oras na yon, nung panahon ni Jesus Christ na yon, totoo lang, mga kapatid, iiwanan ko lahat. And I will follow that light. And I will serve Him. Lahat ang anino niya ang susundan ko, mga kapatid. Kung alam kong siya na talaga yung hinihintay, yung laman ng propesya. Kaya, pero mga kapatid, we don't need that event anymore. At huwag na tayo maghinayang na wala tayo doon. Even now, even right now, that Jesus who manifested Himself is the same Jesus whom I serve and whom you serve nowadays. Kaya huwag na tayo mag-inarte na sana nandun tayo. Ngayon, sabi nga ng Bible, mapalad ang mga taong naniwala sa akin kahit hindi ako nakita. Kaya yung paniniwala na yan, sobrang lalim po yan kay Lord. Kumbaga, mga kapatid, sorry for the word, yan ang kahinaan ng Diyos. Yan ang kiliti ng Diyos. Kapag sobra ang paniniwala mo sa Kanya, naku, hindi ka mapapahiya. Alam nyo, sa tagal-tagal na po natin sa paglilingkod kay Lord, natutunan na po natin to. Kaya nga minsan sabi ko po, sa laki ng mga dilubyo na dinaanan ko, parang wala na po akong kinatatakutan. Minsan nga, nasabi ko, sa dami ng umalis sa akin, kahit sino pa, hindi na po ako matatakot. Kasi God, alam ko yung relasyon ko sa Panginoon At alam ko yung commitment niya sa akin. Paano ka mai-insecure? Paano? Tell me. Kung siya yung backup mo, garantisado po yan. Kung sa Pilipinas merong BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, tayo po ay merong BSL, Bangko Sentral ng Langit. Yan po ang kailangan nating paniniwalaan. Kahit na wala kang pera, kahit kusing, kapag mayaman ka sa pananampalataya, kaya ng Diyos na baluktutin ang lahat para lang sa may bless kanya. The God of the planets will live among us. To me, that is a tremendous truth. 2 Corinthians 6:16, ang sabi po dyan, mga kapatid, pakinggan niyo po itong Bible study natin ito. 2 Corinthians 6:16, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Parang nagkaroon ng agreement, ano? Sabi niya, ano ang agreement, ano ang pagkakasundo ng templo ng Diyos at mga idolo? Mahilig ngayon ang mga tao sa idols, American idols. Ayan po.
Dami nating ina-idolize na mga tao, na mga bagay-bagay. Pero sabi ng Panginoon, that fascinated me, I will live with them. I will walk among them. And I will be their God. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag nakakapasyal kayo sa mga magagandang park, isipin mo lang kasama mo si Lord. Kausapin mo siya. Kasi related yan, related ka dyan eh. Creator mo yan. Sobrang ganda po niyan. Number three, mga kapatiran, He will not abandon us. Pangatlo, naggarantiya ng isang surrendered na buhay, He will not abandon us. Yan ay makikita sa verse 13 na pinipiga natin. I will live among them, I will live among the Israelites, and I will not abandon my people Israel. Notice the word, I will not abandon them. Hindi ko sila iiwanan. Mga kapatiran, if the God of the planets is not willing to abandon you, whom? Sino ang katatakutan mo? Tell me. Sino ang katatakutan natin? If God is not willing to abandon you, ibig sabihin, He will surely fight for you. Anong sabi ng Joshua 1:5? Yan yung sinabi ni Lord kay Joshua. Sabi niya, mga kapatid, no one will be able to stand against you all the days of your life, Joshua. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sige nga, mga kapatid, kung itong talata na to ay buhay na buhay sa ating isip, mga kapatid, that He will never abandon you. God is not willing to abandon Joshua. Sabi niya nga, ay mga kapatid, as I was with Moses, I will be with you. In short, matigas yan. Hindi kita iiwanan. Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, super blessed po natin to know the God of Israel. Alam niyo naman kapag sinabing God of Israel, at yan ang nasa atin. Ang God of Israel ay tested. Wala nang pinakamakapangyarihang bansa sa balat ng mundo na to, kundi ang bansang Israel. Masyadong maliit po yan. Sobrang liit. Malaki nga lang yata yan sa Palawan. Pero mga kapatid, sino ang pwedeng lumupig sa kanya? Wala po. Lahat po ay nakikipagkaibigan dyan, maliban na lamang itong mga Muslim countries na talagang mortal na kaaway po nila ang Israel. Yan po kasi ay merong malalim na pinag-uugatan. Yan po ay malalim na malalim. Yan po ay labanan ng Isaac and Ishmael. Sobrang lalim po niyan. Panahon pa po yan ni Abraham. So mga kapatiran, God is not willing to abandon me. God is not willing to abandon you. Meron niyang word of honor. Dahil He is not willing to abandon us, masasabi natin that every battle na meron tayo, masasabi natin is this, the battle belongs to God. Kaya pala wala kang dapat katakutan because the battle belongs to God. Proverbs 21:31. Nakasulat ba yun sa Bible, Pastor Jim? Let me read it to you. The horse is made ready for the day of the battle. But victory rest with the Lord. Ang tagumpay daw ay naninirahan sa Panginoon. Yung tagumpay. Bakit? Because the battle belongs to God. Alam niyo sa totoo lang, subukan niyo po ito. Pag may trial kayo, harapin niyo lang. Dahil alam mo na kasama mo siya. Tapos habang hinaharap mo yan, ang isip mo, umaandar, Lord, 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 bahala ka ha. Ganyan po yan. Naku mga kapatid, sa dami ng mga problemang dinadaanan namin, natin, tayong lahat, kapag ha, hindi ka talaga marunong neto, mapaparaning ka, matotoxic ka. And dami pang toxic na tao ngayon. Pinapahina ka ang loob mo. Ngayong gabi, gusto ni Lord na ang buhay at puso natin ay talagang lumalim. Saan naninirahan ang victory? Sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag sensitive ka lang sa Holy Spirit, talaga,
mararanasan mong tagumpay. Halimbawa, may problema ka. Tell me your problem. Okay, okay, sinabi mo na. Harapin mo lang yan. Huwag kang lalayo. Huwag kang tatakas. Huwag kang manghihina ang kalooban. Lakasan mo loob mo. Because the God of Israel is with you. He is committed to you. The battle belongs to God. Nako mga kapatid, basta harapin mo lang, tapos ang isip mo, ang radar mo, ang antena mo, naka kay Lord, 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 nagpipray ka talaga. Kinukonnect mo ang isip mo sa Panginoon. Tapos bigla kang magdodon sa isip mo, mga bagay na dapat mong gawin, biglang may mga mangyayari na magaganda in favor of you because you exercise the most powerful principle in this whole wide world, and that is faith. Yung pananampalataya natin kay Lord. Number four, He will authenticate that we belong to Him. Yan po yung ika-apat na garantiya. I-authenticate niya na talagang tayo ay Kanya. Alam niyo mga kapatid, dahil naniniwala po tayo na talagang tayo ay Kanya. Bakit? Deuteronomy chapter 7 verse 6, ang sabi po dyan, tingnan niyo po ang talatang ito sa ating Bible study na ito. Sabi ni Lord sa mga Israelita, "For you are people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession." Tingnan niyo po yung word na chosen, pinili. Ang bansang Israel ay pinili ng Diyos. Maraming bansa noon, pero ang Israel ang kanyang pinili. At ang sabi niya mga kapatid, pinili ko kayo, kayo ay aking, kayo'y banal sa akin, kayo ay akin, pinili ko kayo, kayo ay aking treasured possession, pag-aari. Kaya alam niyo mga kapatid, I always believe in election, ang Diyos ang pumipili. Kaya napakahalaga po na ang pinili ni Lord ay kanyang i-authenticate. Patutunayan niya ang kanyang pinili ayon sa talatang ito. He will authenticate that we belong to Him. Alam niyo, kapag ikaw ay talagang sa Diyos, pinili ka ng Diyos, ikaw ay sa Diyos, hindi ikaw pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa iyo, lagi niyang patutunayan yan. In fact, yan ang isa sa mga garantiya na mangyayari sa atin kapag tayo ay merong surrendered na buhay. Ito po yung magkakadugtong. Kapag ikaw ay tunay na pinili, kailangan talagang mangyayari sa iyo ang isang surrendered na buhay. Pero kapag ikaw ay hindi talaga surrendered, ibig sabihin marami kang palso, marami ka talagang disobedience, marami kang atheism, wala kang repentance, baka in the first place, hindi talaga tayo elected. Kasi hindi nangyayari sa atin ang mga principles na dapat associated sa isang pinili ng Diyos. Kasi ang pinili ng Diyos, tatawagin ng Diyos, lilinisin ng Diyos. Hindi siya pipilitin ha, but God will make that person willing. Yan po yan. So mga kapatid, napakahalaga po. In my summary, ang gusto kong sabihin ay ganito, if these things will happen to us exactly what He said to us, then what kind of people are we? Kapag ang lahat ng ito ay nangyayari sa iyo, mangyayari sa iyo, exactly yung sinabi dito, what kind of people are you? Are you a lousy person? Are you weak? Are you poor? Are you miserable? No. Example, kapag yung pangako ni Lord gagawin niya sa iyo, kapag si Lord nakatira sa iyo, kapag si Lord hindi ka ia-abandon, kapag si Lord i-authenticate niya na ikaw ay sa Kanya, what kind of people are you? Tell me, you are blessed. Totally blessed. Wala ka ng problema. Kahit sabihin mong ikaw ay mahirap, masaya ka naman. Sabihin mong may sakit ka, gagaling ka, o kaya iko-comfort ka ni Lord. Sabihin nyo, ang pamilya nyo ay ordinaryo lang, simple lang kayo, pero masaya, maligaya, nalalampasan nyo ang lahat ng mga trials because God is with you. You're growing in the Lord, you're being close to God, kilala mo yung relasyon mo sa Panginoon. These things, mga kapatid. So, ngayong gabi, mga
kaibigan, mga tagapakinig, sana'y maranasan natin ang alin. Unang-una, yung isang surrendered na buhay. Bakit? Kapag meron kang surrendered na buhay, may mga garantiya. Ano yon? Gagawin ng Diyos sa iyo ang kanyang pangako. Titira siya sa gitna natin. Hindi niya tayo iiwan at kanyang i-authenticate. Pak! Lalagay niya ng parang selyo. Akin ka. In my proposition, mga kapatid, ang unang gusto kong ipropose ay ganito. Secure the guarantee of eternal life from God through Jesus Christ. Sana ngayong gabi ay masiguro mo ang garantiya ng buhay na walang katapusan sa Diyos through Jesus Christ. Siya yung daan, katotohanan at ang buhay. Alam nyo, ang totoo lang ay ganito. Bakit dapat nating isecure ang garantiya ng buhay na walang katapusan? Because tayo po ay nakakaranas. I mean, hindi tayong lahat, kundi lahat ng wala kay Kristo ay may tinatawag na gantong kalagayan, spiritual bankruptcy. Kapag sinabing bankrupt, pag negosyo, bankrupt, bagsak, walang kita, sarado, puno ng losses. Ganun po tayo. Romans 6.23, ang sabi po, the wages of sin is death. Anong klaseng death yan? Kapag ipinaliwanag ko yan sa'yo, baka ikaw'y mataranta. Ang ibig sabihin ng death ay spiritual, eternal separation. Pagkahiwalay yan sa Diyos. Ganito yan eh. Pag ikaw ay hiwalay sa Diyos, ang ibig sabihin yan, kamatayan yan. Walang buhay dyan. Buhay ka. Kasi humihinga ka. Pero in the sight of God, kamatayan yan. Kapag nahiwalay ka sa Diyos, patay kang bata ka. Ganyan po yan. Kaya nga, kung tayo po'y merong spiritual bankruptcy, let's come to the Lord. Bakit? Ang sabi po ng Romans 6.23, the wages of sin is death. But, nagkaroon ng transition. But, yung but na yon, sabi yan, the gift of God, may regalo pala ang Diyos, ay buhay na walang katapusan na nakay Kristo Jesus. See? The need of Christ, see our need of Him, see our absolute need of Jesus Christ. Kasi, ang synonym ng Jesus ay life. Eh, patay ka. Hiwalay ka. So you need Christ. Because the meaning of Christ is life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya it's not about religion, my friend. It's not about good works. No matter how you do it, no matter how good you are in human perspective, but in the perspective of God, you are dead. You're separated from God. In fact, you are an enemy of God. In fact, kapag may kaaway ka, di ba, ang ginagawa mo yung ayaw niya para masaktan mo siya. Same principle. We need to reconcile. Kinakailangan natin ng reconciliation through the Lord Jesus Christ. Guys, here's the good news. Eternal life is guaranteed by the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Number two, master a surrendered life to God. Napakaganda nito. Kinakailangan magkaroon tayo ng mastery sa isang surrender na buhay. Ibig sabihin, you always follow His decrees, you always observe His laws, you always keep His commands, you always obey Him. Follow His decrees, sundin mo yung mga batas ni Lord. Manalangin ka lagi, huwag kang hihiwalay sa church, huwag kang susunod sa tao, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos, huwag kang lalayo sa OPM. Sundin mo lang ang mga pinapayo ng iyong mga church leaders. Kagaya ko, lagi kong ipinapayo, makinig lagi kayo ng Word of God. Huwag kayong magpapakita sa Lord ng pagkaboring. Kita ni Lord yan. Huwag mong kang magpapakita na parang humihiwalay ka na sa Diyos dahil yan po ay ibig sabihin yan, lack of faith na yan. Yan ay rebellion na, mga kapatiran. Isa pa o, mga kapatid, gumawa kayo ng reflection. Masyadong importante po yan.
lalo sa mga tinitrain ko ngayon, sa mga simmers, lagi kayong gagawa ng reflections. Yan po'y para sa inyo, hindi na yan para sa amin. Yan po'y para sa inyo. Because the moment you do your reflection, you impregnate the Word of God in your subconscious mind. Malalim ang dating nun kapag ikaw ay gumagawa. Kasi yung five senses mo gumagana, yung kamay mo, yung mata mo, yung isip mo, yung pakiramdam mo, yung kumbaga mga pati nga pang-amoy mo nandiyan dyan, mga kapatid. Mas malalim yan. Mas malalim po yan sa pakikinig lang. Kapag nakinig ka, gumagawa ka pa, nako, maraming faculty sa isip natin ang nagpa-participate. At may mga good hormones pang lumalabas sa atin, mga kapatid, sa ating isip, sa ating brain. At tumatalas tayo. So mga kapatid, make a master a surrendered life to God. Lagi ko kayong iniinganyo na magkaroon kayo ng surrendered na buhay kay Lord. Why? Because the topic is there are guarantees. May mga garantiya ang isang buhay na masasabi nating palasuko sa Diyos. Ang isang buhay na masunurin sa Diyos, mga kapatid. Yan ay mga taong pinagpapala ng Panginoon. Sabi ko dito, every act of obedience, no matter how small it is a big and sure investment. Kala nyo walang saysay yung napunta ka ng church? Hindi mo lang alam. Akala nyo walang saysay yung tumatayo ka, tinataas mo ang kamay mo kay Lord, tapos yung isip mo talaga, concentrated kay Lord. Akala mo wala yung dating kay Lord? You are in a big error. Yung nagtatabi ka ng pera para kay Lord, akala nyo wala yung sense? Yung sumasama ka sa ministry, akala mo wala yung puntos? Yung gumagawa ka ng reflection, akala mo wala yung saysay? Mali. Yung sumusunod ka sa nanay mo because of God, akala mo wala yung saysay? Yung nagpapatawad ka, nagkasala sa'yo, kahit ikaw pa ang masamang, ang nagawa ng masama at ikaw ang naargabyado, pero pinatawad mo siya, even that person is not saying sorry to you, akala mo walang silbi yan kay Lord? Nako. Marami akong ganyang karanasan. Sobrang dami ang nanakit sa puso. Sobrang dami. Marami akong minahal na mga miyembro na sinaktan ako. Inalagaan mo ng 10 years, 15 years, 20 years, aalis, walang paalam. Pero sa iyo lumaki yan. Tinuruan mo, inalagaan mo, pinag-pray mo, pinag-fasting mo, binisita mo, kinasal mo anak niya. Tapos nung nagkaroon ng sama ng loob, alis si Bat nang walang sabi-sabi. Tapos sisiraan ka pa. May mga taong ganito. Sobrang sakit sa akin as a discipler. Pero okay lang. Ang Diyos ay bumabawi. Nagbibigay naman siya sa akin, si Lord, ng mga kapalit, ng mga taong sobra namang magmahal din. Na sobra pa talagang napaka-faithful, napaka-honest, napaka-loving, napaka-sensitive. God is a God of justice. Basta pikit mo lang mata mo. Do not take revenge. God will take revenge for us. Chill ka lang. Every act of obedience, no matter how small it is a big and sure investment in your life. Sigurado yan. Be a wise investor. Huwag ka mag-invest ng pera sa kapa. Ngayon, ang dami nag-invest sa politika. Palagay ko, mga kapatid, may mga gumastos ng milyon-milyon. Ah, kapatid, bawat politiko siguro yung presidential ball, baka bilyon ang ginastos. Saan galing yun? May nagbigay ng 2 million, may nagbigay ng 5 million, tapos natalo lang. Lahat ng nag-invest kay Lenny, natalo, nasa ng pera. Lahat ng nag-invest kay Manny, natalo, nasa ng pera. Kaya ngayong gabi, kay Lord ka mag-invest. Kung yung 100 million na yan, binigay sa church, nakabili na tayo ng lote, nakapagpagawa tayo ng magandang simbahan, nakabili tayo ng maraming Bibles, nakatulong tayo, maraming na-save, nakabili tayo ng mga sasakyan para sa ating mga evangelism, maraming na-save.
The last but not the least, help others to experience an amazing life by a guaranteed life and a life of absolutes. Sana po mga kapatid, sa pamamagitan natin, eto naman ha, tayo na tayo. Sana may mga tao makaranas din ng amazing na buhay sa pamamagitan mo. Be the light. Be the salt of the earth. Share the gospel. Invite them to our church. Do your duty. We are fishermen. We are ambassadors of Jesus Christ. Maraming Christian ngayon, hindi na yan ginagawa. Ang tingin lang nila, they are worshipers of God, but they are not fishers of men. Baguhin po natin ang ating mindset. Kailangan po maging holistic po tayo. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sana may mga tao na makaranas din ng isang amazing na buhay. Isang buhay na punong-puno ng garantiya at isang buhay na punong-puno ng mga absolute na bagay. Kapag sinabing absolutes, God's promises, God's kingdom, God's principles, God Himself is an absolute being. Mga kapatid, ibang-iba tayo. So hanggang dito lang po si Pastor Jim. Good night po. Salamat po kay Lord. Lumampas ako ng oras. Okay lang. Sana okay lang. May utang ang Diyos sa atin. Hindi yan sayang, hindi chismis. Hindi tayo sa chismis na ubusan ng oras. Hindi tayo sa mga walang kabuluhan na bagay nag-uubos ng oras, kundi sabi nga ay parang sa pag-aaral natin ng Word of God, sunog kilay ang ginagawa natin. Yan po ay investment natin sa ating mga kaluluwa. Salamat Panginoon sa gabing ito sa inyong mga salita. Salamat sa katotohanan, sa mga turo, sa Bible study na ito on air. Salamat po at pinatitibay mo kami. Alam ko sa aming mga Bible study katulad nito. Pinatitibay niyo ang aming kaluluwa, ang aming mga posisyon, ang aming stability, ang aming faith, ang aming hope in God. Patawad po, Lord God, kung minsan ay nadidiskaril kami. Patawad po sa paglayo namin sa inyong gawain, sa inyong kalooban, at kung minsan ay nagiging pasaway din kami, Panginoon. Patawad po. Mga kapatiran, sumatin ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, bago po tayo mag-iwahiwalay, gusto ko lang maging fair sa mga kapatiran natin. Okay, gusto ko pong batiin ang marami pang humabol. Sobrang dami. Okay po, si Pastor Steve Vergara, na basa ko na yata ito. Sister Jocelyn, Deacon Saldi, Cosel Dahilan, Annabel Madrid, June Panganiban, Marie Chris Vigan, magandang gabi. Melinda Lumage, Irene Paulino, Carolina Vigan, Pine Abad, Norman Castre, Adora Agustin, Movie Villar, Nay Mercy, Sonia Alice, Ikaranum, Mami, Titus Pandian, Pastora Phoebe. Sabi niya rito, nakakatakot ang kahihinatnan ng mga pangyayari kung hindi mag-intervene si Lord. Amen. Pastor Benji, Sally Sagaral, Rex Pasqua, Susan Tagle, Eugenia Gonzalez, Rosalie Perez, Aurelio Sinobio, Aidan Choi, Ray Pares, Michelle, Joel Funye, J.R. Cardines, Heidi Constantino, Esa Funye, Deborah Sembrano, okay, the rest, nabanggit ko na, the last, na hindi ko nabanggit, si kapatid na Rosemary Torrento. So hanggang dito lang po si Pastor Jim. Good night po. Gawa kayo ng reflection. Padala nyo sa inyong mga pastors. Pagkatapos po, mag-pray po kayo ng repentance. Magpakababa po tayo. Ang Diyos po ay nakasama po natin. Good night po. Good night. Good night. God bless po. At pagpalain po tayo ng Diyos. Huwag kalilimutan, dalawang tao
ang namamatay kada segundo. Good night, God bless, Maranatha, and Shalom.